Long araw na nga pala namin dito sa probinsya. Bago niyan ay pumunta muna ako dito sa DIY shop na bagong bukas dito sa amin dahil nga bibilan ko ng mga canister yung mama ko sa kanyang kape at mga asukal. Dahil ngayon ay pupunta kami para magluto ng spaghetti bolognese nil dahil namimiss daw niya. Sigil nga pala ng kapatid ko ang ginagawa naming service. Mini-message ko lang siya pagka pupunta kami doon sa mama ko at kung saan kami namin gustong pumunta ni Mil. Pwede naman siya pagka tricycle yung aming ginagawang service kasi naaaliw siya sa mga nakikita niya sa paligid. So nandito na nga kami sa bahay ng mama ko. Ready ko na yung mga ingredients na lulutuin namin sa spaghetti bolognese dahil nga siya ang magluluto. So ito na nga maya-maya lang ay grabe na yung gutom niya kasi wala pa tong pananghalian anong oras na. Yung kasing binibilhan namin dito sa aming probinsya na German, wala na, umalis na daw at tumira na dun sa city. Kaya ito, nagluto na lang siya ng kanyang sariling spaghetti bolognese. Kahit kulang sa ingredients, so masarap pa rin naman kasi ito yung talaga ang kanyang favorite na pagkain kahit doon pa sa probinsya, ay kahit doon pa sa Australia. Araw pa nga lang kami dito pero namimiss na niya yung kanyang spaghetti bolognese na laging niluluto sa Australia, lalong-lalo na yung meat pie. Wala dito mabilihan dahil nga mga local dito at hindi kilala yung ganyang pagkain. Ito, pagkatapos maluto yung kanyang nilutong spaghetti bolognese, kumain na talaga kaagad siya, lalo na yung mga kapatid ko na sasarapan din sa kanyang spaghetti bolognese. Pero yung kinain ko ay lasuwa na gulay at saka ng kanin at isda. Ito talaga yung bala ko talaga pag dumating ng probinsya, ito yung kainin ko yung lasuwa na gulay. Hindi nga lang kami dito dahil yung iba kong pamangkin ay naligo sa dagat tapos yung isa ko namang pamangkin ay nasa hospital dahil inaatake na naman ng kanyang asma. Ito yung pinakabata kong pamangkin, magdadalawang buwan pa lang. Kinarga ko kasi umiyak, siguro naiinitan dahil alam nyo ba, kahapon makulimlim siya tapos napakainit. Si Neil nakatutok na yung electric fan sa kanya kasi basang-basa na siya ng pawis. Kasi nga, hindi mo maintindihan yung panahon dito sa atin. Yun na pagka sa probinsya, pagka mainit, nasa labas yung kainan. So masarap kasi pagka nasa labas yung kainan na sabay-sabay kayo kasi masaya. So ito na nga si Neil lumabas dito sa labas ng bahay kasi nga mainit dun sa loob namin kahit naka-electric fan, yung singaw pa rin ay mainit. Aaliw si Neil tumingin sa kapatid ko na pinapalakol niya yung puno ng kahoy sa harap ng bahay namin kasi ang tiyaga-tiyaga daw, dapat daw kasi chinichinso. Wala kaming chinso, ganyan ang ginawa ng kapatid ko. Tapos kaya pala ang sobrang init, tapos maya-maya ayan bumuhas yung malakas na ulan. Mama at hipag ko bising-bising sa paghiwa ng sibuyas, kamatis at saka ng bawang. Tuwing uwi nga kami dito ng probinsya, ito yung pamangkin ko na lalaki, ang paboritong paborito ni Neil dahil hindi ito mahihiyain makipag-usap sa kanya. I don't know if you can understand it. You can understand? I don't speak English. Speak English? I don't speak English. You're very good at it. Yes. My favorite food is a chicken. Chicken? Yes. Ito naman 6 years old kung pamangkin. Last year hindi tumadaldal pero ngayon nakikipag-usap na siya kay Neil. So maya-maya lang ay nagpahatid na kami ni Neil sa aming tinutuluyan.